Hello guys, welcome back to my channel Priscilla Life in Germany. Ang ating naman pong topic ay how to apply national visa as fiancé or marriage visa. Ito kasi ang aking pinag-applyan ng pumunta ako dito sa Germany. Ang unang papel na kailangan natin ay ang A1 certificate. Marunong tayong mag-speak salita na kahit na basic Deutsch, German language. Na yung good morning, guten morgen, guten tag, guten abend, guten nacht. How are you? Wie geht's? Thank you. Thank you. Danke. Bitte. Ano, mga ganun, mga simple. Simple. Pagkatapos, mga papel na kailanganin, kailanganin mo na ipunin para ipadala mo dito sa Germany at nang ayusin ang fiancé mo or sa German Embassy, ipapasa mo kung... Pero ako dito kasi ako pinagpadala sa dinala ng fiancé ko. Ang kailangan natin ay Form 137. Form 137 is in, makukuha mo yan sa elementary. Sa elementary grades mo, yun ang kailangan, hindi yung high school o college, hindi. Tapos, birth certificate mo, sinumar, na ikaw ay single. Tapos, birth certificate ng mga siblings mo, kung ilan kayo, lahat mo yan ipapasa, wala kang ititira kahit sa isa na, ay hindi ko ito ipapasa, kasi tingnan mo kung okay lahat ang mga date na nandun, tapos marriage contract ng parents mo, tingnan mo kung tama doon na sa birth certificate mo, sa marriage contract, kung kasal yung parents mo, makikita niya doon. Tapos, kung ang isa sa parents mo ay patay na, yung death certificate, ipapadala mo, napatay na yung isa sa magulang mo. Or kung patay na pareho, pareho ang death certificate. Tapos, basta marriage contract ng parents mo, need nila yun. Kasi titingnan yung birth certificate mo yata, kung ano, tapos, ano pa ba yun? Birth certificate, kinuha kasi yun, importante sa akin. Tapos, ano pa yun, barangay clearance, hiningian ako. Barangay certificate, hiningian ako. Tapos, yung barangay certificate, tapos yung, ano pa, barangay certificate, picture ng parents mo. Picture natin, whole body, and then, 2x2 picture, tapos yung sa parents mo, hingian din ng picture na yung parents mo nakikita. Itanong man yun, hanapin sila. Alam na kung ito si yung taong yun. Kung sa barangay, sino to? Kilala nyo to, makikita. Ikaw, kira tanungin. Kung may pinasa ko, pinadala ko sa fiancé ko, nagpa-authenticate, nagpa-xerox ako ng lahat ng pages ng passport ko noon. Pero ang iba, first and last lang hinihingi sa akin kasi lahat hiningi. Tapos, nagpa-authenticate pa ako nun sa German Embassy. Kailangan sa German Embassy ka pa. Tapos, nang okay na lahat, dinala dito ng fiancé ko sa Germany. Dito na siya nagpasa. Para, from dito, pupunta sa German Embassy. Yung German Embassy yun ang magpapa-CI sa akin. O magpapa-CI. Dito, inasikaso na, nagbayad siya dito. Nag-payment kasi kami ng something 10,000. Siguro yung 10,000, ganun. Tapos, after 3 months kang maghihintay kung na-CI or ano. Kasi 6 months ang hintayan ng visa. Pag marriage visa. After 3 months, di nando na. Naayos na, sini-ay na daw ako, ganito, ganun. Kailangan i-CI kay. Tapos, maghihintay pa yung
standisam dito, registre dito na i-forward ulit ng embassy, German embassy para Manila to Germany. Matagal din yun. Ang tagal din pinag-check ng embassy na okay na lahat ang papel ko, saka pinorward dito. Pagdating dito, pagdating naman dito, kailangan ipa-translate sa yung ating birth certificate kasi English. English ba yun? English yun. Birth certificate. Lahat ng English ipapa-translate sa Deutsch, German. Pinapa-translate nila dito. Tapos dadalahin yun sa pag nakatranslate na, ipapasa nila dito sa ano, pinapacheck pa sa judge, ay sa ANWAT ba yun? Hindi ANWAT. Judge nga yata yun. Papatingnan kung okay lahat yung mga papel, kung original din. Dami, ang ano din, mahirap din mag-apply. Pero pag na approve na lahat, wala na. Mabilis na pagdating na. Tapos nagbalik dito, pina-translate pa ng fiancé ko, tapos pinasa pa sa standisam, pinadala pa sa lawyer, patitingnan pa yun. Tapos, pag okay yun, re-releasean ka ng 11-121, yan na ang nakaregistered na yung kasal nyo, kung kailan kayo kakasal, tatanungin ka kung kailan kayo kakasal. Tapos, mabilis na ang papel na galing na dito para dalahin mo na sa German Embassy sa pag-interview na. Upon interview, kailangan mo na ng papel na galing dito na 11-121. Yung pag-apply na ng fiancé marriage visa. 11-121, tapos formal obligation, tapos formal obligation, tapos informal invitation. May informal invitation, pinapasa pa rin kami kahit kakasal or asawa. Kasi formal obligation, informal invitation, letter and informal letter yun, invitation na yun. Tapos, passport niya. Passport. Ano pa ba yun? Passport. Pa ba yung hiningi ko sa kanya? Insurance. Insurance pa rin. Kailangan pa rin natin yun. Kailangan pa rin. Insurance. Good for 90 days. Pero ako nun, 90 days ang insurance na binihingi dito. Papadala dun sa atin sa Pilipinas. Para sa pag-apan interview. Tapos ikaw naman, tayo ang nag-a-apply, kailangan natin ng form. Application form, picture, tapos yung passport natin, dadalahin mo upon interview, passport, birth certificate, sinumar pa rin ang kailangan natin, yun, ang dadalahin mo upon interview, kunti lang naman dinala ko nun, tapos yung A1 certificate, wag na kakalimutan yung A1 certificate, tapos pag okay lahat, mabilis lang interview, Tagalog interview. Walang English, Tagalog lahat. Madali lang interview, hindi ka kakaba. Nung una, oo, kabado ako sa pag-interview. Pero nung nagtatagal, since 2015 hanggang 2016, ini-interview na ako ng German Embassy. Kaya parang normal na sa akin, 3 times na akong na-interview ng German Embassy. 2 times ng fiancé visa, 1 time ng Schengen visa. Kaya normal na sa akin, wala nang kaba. Kung sa ano, immune na ako. Alam ko na kung anong tatanong sa akin. Palaging, pinaka-importanting dala mo pag fiancé visa ka. Pambayad ng visa. Pag okay ng lahat naman, dahil sa aking experience, napakabilis na i-release ang aking visa. In-interview ako to the December 1. Na-release ang visa ko December 15. May visa ako. 9 days lang yatang working days. 9 working days lang. Na
apa interview, tapos December 15 may visa ako. Mabilis. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang iba, ano, siguro pag kumpleto ka ng papel, walang problema. Ang bilis lang na re-release, mabilis na re-release. Promise. Ang bilis na release ng visa ko. Kaya ako, ano, nakarating ka agad dito. Ang bilis lang. Tapos, ano, pag ikaw ay approve na ang visa mo, tatawagan kanila, approve na ang visa mo, de, nakuha mo na yung passport mo. Kasi yung passport mo, binabalik, upon interview, babalik sa'yo. Tapos dadalahin mo siya ulit pag-approve na ang visa mo. Tinatatakan lang yan, letter D. Alayan mo, hindi yung deny or ano. Letter D, national visa, it means national visa. Tapos, dadalahin mo siya pag na-release. Tapos, magsiseminar ka sa CFO, Commissioner Filipino Overseas. Yun ang bibigyan ka ng about sa immigration yun, immigrant number natin. Tatatak yun sa ating passport. Kasi malalag ka pag hindi ka nag-seminar, wala kang tatak, wala kang tatatakan yung passport. Eh. Papakita ko rin ang tatak na kung ano ang immigration, ano ang immigrant na. Tapos pag natatakan ka na, wala nang problema. May ticket ka na, basta may ticket ka, pwede ka na mag-flight. Kasi ako, ano, mabilis talaga, 15, tapos pinagdala ko ang aking passport, good for 3 days, 22, release na yung passport ko na may visa. 23 nag-flight ako. Ay, 22 pala ako nag-flight. 21, December 21, 2016, na-release ang visa ko. Pumunta na ako ng CFO. Pinatatakan ko agad ng ano, immigrant number ko kung ano, para sa airport, walang problema. Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy lang yung pagpasok mo, titingnan yung passport mo, kung okay lahat, titingnan ka, pipicturan ka, tapos ganun. Ang bilis lang. Kalimutan pag nag-enter, kaya huwag niyo kakalimutan. Pero number one, magdasal muna bago magpa-interview para tuloy-tuloy ang swerte. Tatataka ng immigration. Nag-seminar na ako, tapos na, hindi, wala pa akong visa, nag-seminar na ako. Pwede ka na mag-seminar sa CFO. Number one, mag-seminar ka na. Diba, nagpa-interview ka. Tapos sure ka na, total sure ka naman, marirelease ka kasi, ano na eh, kumpleto ka. Kung kumpleto ka ng papel. Pero kung kahit hindi ka pa kumpleto, pwede ka na mag-seminar. Kasi ako nag-seminar ako, December 1, December 8, nag-seminar ako. December 8, seminar ko, pero wala pa akong visa. Hindi ko alam kung kailan darating nung visa ko. Nang December 15, may visa na ako, wala na akong problema. Pupunta agad ako ng Manila para mag, ano kasi, Bicol na ako. Taga Bicol ako. Eh, magbibiyahe ako papuntang Manila. Kung halimbawa, hindi pa ako nag-seminar, magbibiyahe ako papuntang Manila nang maaga. Ay, pumunta ako ng Manila. 21, 22, kinuha ko na, ay 20, 21, 23, 24, pa Manila ako, kinuha ko 21 ang passport ko, diretso na ako ng CFO, patata ko na immigration, tapos kinaumagahan, flight ko na, 22 ng 5 o'clock, flight ko na, wala akong problema, daan ko sa immigration, binigay ko yung passport ko, tiningnan nila lahat ng papel ko, walang halong ano. Tapos pag, ano ko, sabi ko, sana tuloy-tuloy ako makalusot. Wala, okay lang. Basta complete ka na, yan pa ano ko. Kaya kumpletuhin nyo na. Kaya kung mag-a-apply kayo ng marriage visa, kumpletuhin nyo na ang lahat ng papel bago kayo magpa-interview. Para walang hassle. Hindi kayo nag-aalala na magpa-interview muna kayo. Tapos, kasi nangyari sa akin, nagpa-interview ako, wala 11-121, nag-iipon pa ako ng mga papel, ng mga kailangan sa apan, kailangan sa CI. Di ganun nga, ang nangyari, after 6 months, bumalik lahat ng papel ko na ipinasa sa kanila kasi wala akong 11-121. Nung time na yun, nagtatakbo pa lang yung case ko na mag-CI pa lang sa akin kasi July, binalik lahat. January ako nag-interview, 2016, binalik nila lahat sa akin yung papel ko ng July. Kaya kailangan kumpletuhin nyo. Yun lang, siguradong approve ang visa nyo.
once na makumpleto nyo ang mga papel nyo. Yung Form 137, yung sinabi kang Form 137, birth certificate, ganun. Yung apat pang, ano lang yun, pang, ano na, CI yun. Kaya sana,